The chief of the Albuera PNP believes that Mayor Espinosa was silenced after spilling the beans on his son's connections in the drug trade, which allegedly include policemen, local officials, judges, and local media. We are now joined on the line by Albuera PNP Chief Inspector Jovi Espinido. Chief, good afternoon po. Si Lexi Schultz po with Tony Velasquez. Good afternoon po, ma'am. Very good afternoon. Inspector, what has led you to the conclusion na na-silence po si Mayor Espinosa? Ano po yung chief, ano po yung belief ninyo na nangyari? Yun nga ang sa akin na I'm very sad like, yung ba na when I hear that Mayor Espinosa was killed in that raid by CIDG, when in fact the CIDG knows about who is and the status of Mayor Espinosa, kasi isa din yung CIDG na kasama natin ng filing of cases sa kay mag-ama Espinosa. Opo. So at this point, who do you believe is behind it? Because you were saying that it's possible na local officials, pwede ring police, pwede ring media po. What avenue are you looking at po in terms of kung sino pong gumawa? I believe that this big group, no? Because when the FADB of Mayor Espinosa, there are so many people involved, politicians, PNP personnel, army, and ang dami talaga. Pero sa atin naman, nasa ganun ba, na pangyari, dyan din siya sa provincial jail na nasali sa affidavit niya yung mga legislator, yung may-ari mismo yung prasad ng provincial jail. Opo. Pero sa atin naman bilang isa din na lead ng investigation sa Espinosa group, drug group, tinignan natin yung kinukonsider natin yung sa ganun ng mga pangyari talagang risk vacancy mayor, kasi yun na nakuha natin yung simpatiya niya na gawa ng salaysay laban sa mga drug officials. So yung grupo talaga malaki. Well, sir, at this point, the CIDG Region 8 Chief Marvin Marcos defended the actions po of his men. What can you say about that po? Ayun man talaga din ang dapat gawin niya, kasi sa kanila yung sa kanya office yan, no, unit. Pero sa atin naman, very obvious naman na ganun ang mangyari. Kilala ko si hindi naman na magsabi tayo na nag-ano ako kay Mayor Espinosa. Pero sa ganito ba na pangyari? Yung kaso ba, si Mayor Espinosa is, we have 14 cases kay Mayor Espinosa. May apat na warrant of arrest na nobi lahat na sa kanya. Pagkatapos, yung i-apply mo lang na maliit na kaso dan sa pending cases na na-file natin sa kanya, for what reason na ganun lang. Pagkatapos, yung I already observe yung pamalakad ng jail guard natin sa provincial jail, kasi inatid ko si Mayor Espinosa doon nung may commitment order na galing ng Albuera Municipal Police Station. Na-expect ko talaga pagpasok, hindi nga tayo makapasok doon na magdala ng baril, maski PNP, maski ako mismo at saka yung provincial director ko. No, nagpunta, hindi pwede kapasok yung mga cellphone, warning sa labas, so, sa guard house. So, paano na ganun ba na sadali? Pagkatapos ni Resinosa, it's only almost 1 month pa na nandyan sa kulungan, or 1 month nandyan sa kulungan na hindi pa makapag-organize para naman sa ganun na maka... Tapos si Mayor Espinosa is voluntary surrender. Maglalabas pa siya, nag-voluntary surrender na nga yung tao. So makita naman natin yung ano naman sa pag-intindi ba. Pero sa kanila naman, iba ang sa ano nila, Diyos lang ang may alam ito eh. Tapos po, may findings din po na it was possible that he was even lying down nung binaril po siya, no? There were 4 gunshots. I think there were 3 bullets that were found. So parang wala po siyang defensa, ano po? Yan ang talaga. Pero sa akin naman, ma'am, hindi man ako sa Panginoon at saka nandiyon sa area nung nangyari. Pero talagang halata talaga.
Well, moving forward, Chief Inspector, ano po yung mga dapat pong gawin at this point? Because obviously the family also wants some answers. What are the next steps, sir? Ang dati naman, ipapalabas natin ang katotohanan. Yung simple lang, yung CCTV na recorded mga lahat yung mga recorded niyan diyan, bakit nawala? Opo. Well, in fact, yung CCTV na yan is hindi ang may-ari, yung Espinosa, na kunin natin para dagdag na ebidensya kaya kung ano-ano. Sa may-ari ng CCTV natin, government also, kaya yun, provincial jail yan. O bakit kung sa totoo lang, bakit natin yung CCTV, yun man lang yung makatulong sa kanila, in fairness sa kanila, sa unit, na magsasabi na totoo talaga, legitimate talaga yung operasyon nila, na totoo na nanlaban yung senior. So, ganun naman lang yan sa atin. Then, hindi naman tayo nagsasabi na nahanapin si Mayor, Albert Lord yan, tapos ganun. Hindi naman kasi sa akin ang prinsipyo, buhay pang tao, may time palaga na yung ugali niya. Hindi talaga ganun ba na palagi na lang sa maririnig natin yung tao na dapat patayin yung drug lord, dapat patayin yung drug lord. Yun nga, pinailan natin ang kaso pagkatapos siya nag-in favor to him na magbigyan natin ng seguridad kasi nagpaan na siya, gawa na, nagpirma ng salaysay niya laban sa mga tiwali na nasa gobyerno.